sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Kung sumama sa inyo, IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon, ikasampu sa buwan ng Nobyembre 2022, araw ng Webes. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa DWIZ Dagupan 83.9, DWIZ Palawan 98.7, Davao 89.5, Iloilo 93.5, sa Cagayan de Oro 98.3, Gensan 95.1, Naga at 92.3, Legazpi. Sabay rin po tayong napapakinggan sa mga RPN stations sa DZBS sa Baguio City, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXXX Zamboanga at DXKS Surigao. Narito po ang ating mga headlines. Wave ng kaso ng Omicron BA.4 at BA.5 sa Pilipinas, nalampasan na. Ekonomiya ng bansa lumago pa sa 7.6% sa ikatlong quarter ng taon. Ilang Noche Buena items magmamahal ngayong holiday season. Piling Universidad, bumaba ang pwesto sa 2023 Asian University Ranking. Pagbuti ng pamamahala sa Bucor, posible sa susunod na 4 na buwan. Balita sa ibayong dagat, mga sundalo ng Russia umatras na sa kabisera ng Ukraine. Sa balitang pampalakasan, boksingero ng Russia at Belarus tinanggal ng World Boxing Council sa kanilang ranking list. Usaping pangkalusugan, maliban sa asim tamis, binipisyo ng sampalok alamin. At sa ating showbiz balita, Roberta Tamundong opisyal ng kinoronahan bilang Miss Grand International 2022 fifth runner-up. At sa trending na balita, Playboy King ng Indonesia ikakasal sa 88th pagkakataon. IZ Balita Nationwide. Kami po ang inyong tagapaghatid balita. Ako po si David Oro. At Johnny Banyes. At ngayon, ano Playboy? Sana hindi mo enough yung mic mo. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, nalampasan na ng Pilipinas ang pinakamalalang kaso ng COVID-19 Omicron subvariants na BA.4 at BA.5. Dahil dito sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Rot Jean Solante na bumababa na rin ang mga kaso ng COVID-19. Paliwanag niya, ito'y dahil nag-develop ang population immunity mula sa mga na-impeksyon kaya't mayroon ng antibody ang mga ito laban sa nasabing sakit. Kaugnay nito, bumaba na rin ang hospitalization at ICU rate sa mga ospital sa bansa. Sa datos ng Department of Health kahapon, nasa 15,989 ang bilang ng mga COVID-19 active cases na pinakamababa mula pa noong July 13, 2022. Inimok ng Bureau of Quarantine ang mga turistang pupunta sa Pilipinas na magparehistro sa e-arrival card 72 oras bago umalis sa bansang pinanggalingan nila. Sinabi ito ni BOQ Deputy Director Dr. Robert Salvador upang maiwasan ang problema sa internet connection. Para sa mga hindi makapagparehistro, maring anyang gawin ang e-arrival card pagdating sa bansa. Nilinaw naman ni Salvador na ang aplikasyon para sa naturang card ay libre sa official website na onehealthpass.com.ph.
Samantala, tututukan ni bagong Health Undersecretary Camilo Cascullan ang operasyon ng Department of Health sa Visayas Region. Sinabi ni Yusek Cascullan na purely operational lamang ang kanyang papel sa DOH, partikular ang pangunguna sa field implementation at pag-coordinate sa team. Ayon kay Yusek Cascullan, bahagi ng kanyang responsibilidad ang pagtiyak na naipapatupad ang policies and programs ng DOH sa regional at local levels, gayon din ang operasyon ng mga ospital at iba pang health facilities sa Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Kasabay malaki ni Yusek Cascullan ang kanyang expertise sa logistics at paghawak ng mga tao, gayon din ang kanyang professional experience sa halos 4 na dekada na anya'y magiging asset ng DOH. Inamin naman ang undersecretary ng DOH na bago pa lamang siya sa kagawaran, kaya dapat siyang maging maalam sa mga dapat niyang gawin. IZ Balita Nationwide. Samantala, tumaas pa ang mga kaso ng waterborne infectious disease, influenza, leptospirosis at dengue o wild disease ngayong taon. Sa datos ng Department of Health Center for Health Development, mahigit 200% ang itinaas ng acute bloody diarrhea, hepatitis A at typhoid fever, habang 80% naman ang acute viral hepatitis mula noong Enero hanggang Nobyembre 5, na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Nasa 152% naman ang itinaas ng kaso ng dengue, 53% ng leptospirosis at 34% ng influenza-like illnesses. Dahil dito, pinaigting ng DOH Calabar Zone ang kampanya nito laban sa wild diseases sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, pamimigay ng kagamitan at gamot sa mga naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Council for the Welfare of Children na may tuturing na concern ang mental health sa Pilipinas at hindi lusot dito ang mga bata. Ayon kay CWC Public Affairs and Information Head Elino Bardillon, lumabas sa kanilang pag-aaral na maraming batang Filipino ang nabibiktima ng pang-aabuso. Sa 3,000 batang kanilang kinapanayam, nadiskubre nilang 3 sa 5 sa mga ito ang dumaraan sa stress at anxiety, kung saan psychological abuse ang pinakaugat. Ayon kay Bardillon, mas pinala rin ito ng pandemya na malaking epekto sa paglala ng sitwasyon ng mental health ng mga bata. Nagkaroon din anya ng situational analysis ang UNICEF, kung saan lumabas na 10-15% ng mga batang Pinoy ang may problema sa mental health. Sa kaugnay na balita, pinaigting na ng Department of Health ang mga pagsisikap nito upang mapabuti at mailapit ang mental health services sa mga komunidad. Sa naging pagpupulong ni na DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere at mga health official ng National Center for Mental Health sa Mandaluyong City, tinalakay na mga ito kung paano pagyayamanin ang kalidad ng mental health services, gayon din ang pagpapalakas sa community-based mental health programs. Ayon kay Vergere, mainam na matiyak na available para sa lahat ang mental health care. Binigyan din pa ng opisyal ang kahalagahan na mawakasan ang stigma at diskriminasyon sa mental health. IZ Balita Nationwide. Good news, lumago pa ang ekonomiya ng bansa sa third quarter ng 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang gross domestic product sa 7.6% kumpara sa 7.5% na naitala sa second quarter ng kasalukuyang taon. Kabilang sa main contributors o nag-ambag sa pag-angat ng GDP ang services at industry sector, gayon din ang agriculture, forestry at fishing sector. Samantalang sinabi ni National Economic and Development Authority Director General Arsenio Balisacan na pumapangalawa ang GDP ng Pilipinas sa ASEAN region ngayong third quarter ng kasalukuyang taon. Sa bahaging ito ng balitaan, dakuha natin ang report ng ating DWIC Patrol. 1 peso budget para sa OMB, isusulong ni Senador Estrada. Pag-uulat mula kay Patrol 19, Celio Ortega Bueno.
Dahil sa kawalan ng performance, so walang magandang nagagawa, piso lang daw dapat ibinigay na ba o ibigay na budget sa Optical Media Board para sa 2023. Itiniyag ni Senator Jinggo Estrada makaraang igiit na sa kanilang pagsasalisik, lumitaw na zero performance ang namumuno sa OMB na si Jeremy Marquez. Sa nakalipas anya na isang taon, walang koleksyon, walang naaresto na mga violator ang OMB. Kaya ayon kay Estrada, sa budget deliberation sa plenaryo sa susunod na linggo ay ipapanukala niya ang 1 peso budget para sa OMB. Ayon kay Estrada, bago na upo si Marquez sa OMB, nakakolekta pa ang ahensya ng 560,000 noong 2018, 1.83 million noong 2019, 350,000 noong 2020, at 2.3 million pesos nitong 2021 sa administrative penalties. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, naglitsing pilang metodong nakas sa DEWIZ. Sa iba pang nagbabagang balita, posibleng bumagsak ang presyo ng sibuyas pagsapit ng Pasko kapag nagsimula na ang panahon ng anihan sa susunod na buwan. Sinabi ni Hernan Andres, miyembro ng Bungabon Onion Farmers Association sa Nueva Ecija, na umaasa sila na maganda ang magiging ani ngayong taon. Nabatid na mula sa dating 180 pesos hanggang 190 pesos kada kilo ng sibuyas. Umapalo ito ngayon sa 240 hanggang 260 pesos kada kilo. Kaugnayan nito, nananawagan ng grupo sa pamahalaan na bigyan sila ng karagdagang tulong tulad ng mga gamit sa pagsasaka upang maiangat ang kanilang kabuhayan. Iginit pa ni Andres na huwag na munang mag-angkat ng sibuyas ang pamahalaan dahil may hirapang makipagsabayan ang mga magsasaka sa presyuhan nito. IZ Balita Nationwide. Samantala, posibleng magmahal naman ang ilang Noche Buena items bago mag-Desyembre. Sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan na tumaas ang presyo para sa mga produktong pasta gaya ng elbow macaroni. Anya, hindi regulated ang mga produktong pang Noche Buena. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mga manufacturer na humingi ng pahintulot sa DTI kung nais nilang magpatupad ng price adjustment. Ang tanging magagawa ng ahensya ay pakiusapan ng mga manufacturer na huwag munang magtaas o babaan ang halaga ng dagdag presyo sa mga Noche Buena item. Inilabas na ng Overseas Workers Welfare Administration ang pamaskong salubong para sa mga overseas Philippine workers na uuwi ng Pilipinas ngayong holiday season. Ang mga OFW ang itinuturing ng mga bagong bayani kung saan nararapat lamang na pasalamatan at suklian ang kanilang sakripisyo sa ibayong dagat. Matatandang noong 2016, kabilang sa premyo sa pamaskong salubong sa OFW sa ang bahay at lupa, jeepney at tricycle na nagsimula noong December 16 hanggang December 31. Para makilala ang mga OFWs mula sa iba pang pasahero sa airport, may sticker na ikinakabit sa kanilang damit at mga bagahe. Sa iba pang paksa ng balita, bumaba ang pwesto ng ilang kilalang universidad sa Pilipinas sa Asian University Rankings ng Higher Education Information Analyst na Kwakwarelli Simons. Nanguna naman ang Universidad ng Pilipinas o UP na nasa ika-87 pwesto sa QS Asia University Rankings 2023. Kung saan mababa ito ng 10 pwesto mula sa dati nitong ranking. Bumaba rin ang rango ng Ateneo de Manila University na nasa ika-134 na pwesto. Gayon din ang De La Salle University na nasa 171st spot ngayon mula sa 168th place noong nakaraang taon. Nakasama rin sa ranking ang Ateneo de Davao University, Mapua University, Siliman University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology at ang St. Louis University.
University. Gayon din ang Xavier University, Adamson University, the Cebu Technological University, Central Luzon State University, Central Mindanao University, Central Philippine University, at Lyceum University of the Philippines. Nabatid, nakabilang sa ika-15 edisyon ng QS World University Rankings, Asia ang nasa 757 institusyon sa rehiyon. IZ Balita Nationwide. Marami po, tayong mga pagbabalita sa aming pagbabalik. IZ Balita Nationwide. Pagbabalik ng ating balitaan, ikinalungkot ng Philippine Sports Commission ang gulong na ganap sa laban ng Jose Rizal University at College of St. Benilde noong Martes. Ito'y matapos magwala at manuntok ng ibang o ng ilang beses ang player ng JRU na si John Amores dahilan para suspindihin ito ng panghabang buhay. Sa panayan ng DWIC kay Attorney Noli Iela, chairman ng PSC, sinabi nito na walang lugar o walang puwang ang violence sa larangan ng sports. Kinwestiyon naman ni Attorney Iela ang paulit-ulit na karahasang ipinakita ng Amores sa laro na hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. Dapat siguro itong batang ito ay napagsabihan na noon. Bakit siya pinapayagan paglaro na mayroong ganyang kaso pa? No? Sabi nga nung iba, siguro hindi dapat basketball ang laro nito. Dapat siguro isama ito sa mga combat sports. That's right. Bukang doon ang kanyang, doon niya pwedeng i-channel yung kanyang energy. But seriously, Manuvik, ang aking worry dito is yung bang ehemplo, halimbawa. Ipinapakita niya sa ating mga kabataang manlalaro. Si PSC Chairman Noli Iela sa panayam ng DWIZ. May iba pang malalaking balita na sa kamay na ng Philippine Coast Guard ang dalawang hinihinalang rocket debris ng mga bandila o na may bandila ng China na natagpuan sa mga ng mga mangingisda sa baybayan ng poblasyon sa Kalintaan, Occidental Mindoro. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Mayor Dante Esteban ng Kalintaan sa nasabing lalawigan na dinala ito ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters sa bayan ng San Jose. Anya, dadalhin ito sa Maynila para ma-examine upang malaman kung ito ay bahagi ng isang missile, rocket o satellite sa kalawakan. As per utos ng higher-up nila, kung tawagin natin ay national interest yan, kasi hindi natin alam kung sino yung palipad yan, either yan ay North Korea or China. Ngayon, ang epekto, ano ba ito? Missiles, ito ba ay rocket, ito ba yung bahagi ng satellite nila sa kalawakan? So, tatlo yung pwedeng paaring posibilidad. Sabihin natin na pinag-plan, Kasi may nakuha pa po yung big na pintuan, parang ito yung bahagi ng kanilang satellite sa labas ng kalawakan, siguro ayos sa mabog. Depende nga, depende sa pag-aaral ng mga dalubhasa dyan, kung ano yung mabubuong kumpulsyon dyan. Ang tinig ni Mayor Dante Esteban ng Kalintaan, Occidental, Mindoro sa panayam ng DWIZ. Samantala, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga wanted na dayuhan ipapadeport ng Bureau of Immigration. Ang detalye mula kay Patrol 5, Ayayupanko Ayan. Inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI ang pagkakaaresto ng 4 na dayuhan na wanted ng otoridad dahil sa kasong kanilang pinakaharap sa kanilang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansingco na ang 4 na dayuhan ay nakatakdang ipadeport pabalik sa kanilang bansa at inilagay na rin sila sa blacklist para hindi na makabalik sa Pilipinas na inaresto sa magkakahiwalay na lugar sa Pampanga, Catanduanes at Metro Manila. Kabilang sa mga inaresto ay ang dalawang Koreans, isang American at Dutch national na pawang nakadetain na ngayon sa detention facility sa Camp Bagondiwa, Taguig City. Si Kim Won, 34 years old, isang Korean national, ay naaresto sa Clark, Pampanga na may warrant of arrest mula sa Dongbu District Court sa Korea na naaharap sa telecommunications fraud. Naaresto naman sa loob ng kanyang condominium unit sa Taguig City si Kim Geruk, 29 years old, isang Korean national na may warrant of arrest mula sa Daegu District Court
dahil sa pagmamantili naman ng prostitution racket at human trafficking scheme sa pamamagitan ng internet. Sa Virac Catanduanes naman, naaresto ang Dutch national na si Jan Cornelis Storman, 71 years old, dahil sa pagiging overstaying at pinaghihinalaang isang pedophilia. Naaharap naman sa fraud and laundering money instrument sa kanilang bansa si Steven Vernon Cruz, 51 years old, American national. Bukod dito, nahatulan din si Cruz sa korte sa Kent County, Michigan dahil sa pang-aabuso sa isang bata. Ang apat ay kabilang sa 130 na mga wanted na dayuhan na naaresto ng Bureau of Immigration mula January hanggang October ng taong kasalukuyan. At sa patrol number 5 ay yung pangkunukulat, siyempre ang metodo ng lakas, DWIC. Pangko sa iba pang paksa ng balita, posible nang makita sa susunod na 4 na buwan ang pagbabago sa pamamahala ng Bureau of Corrections, BUCOR. Sa ginanap na sesyon sa plenaryo ng Senado para sa 2023 budget ng Department of Justice at mga ahensyang nakasailalim dito, natanong ni Senador Rapi Tulfo kung kailan titigil ang korupsyon sa BUCOR. Sinabi ito ni Tulfo kasunod ng kontrobersya kung saan nang gagaling umano sa New Bilibid Prison ang utos na patayin ang broadcaster na si Percy Lapid. Sagot dito ni Senador Sani Angara, maring ang plano sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan kung magkakaroon ng sistematikong pagbabago. Si General Gregorio Pio Punsalan Katapang Jr. ang itinalagang officer in charge sa BUCOR, habang wala pang kapalit si General Gerald Bantag. Muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan na Senate President Subiri nag-react sa mga nambabash sa kanya. Ang detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally! Sally? Alright, balikan natin si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Samantala, aabot na o aabot sa 600 examinees ng 2022 bar examinations ang hindi dumalo sa unang araw ng pagsusulit kahapon. Batay sa datos ng Korte Suprema, 5,207 candidates ang nakakumpleto sa 2 pagsusulit mula sa kabuuang 10,006 na examinees na kumuha nito. Ang coverage ng exam kahapon ay political law, international law with related tax principles at labor law. Sinabi naman ni Supreme Court Associate Justice at 2022 Bar Exams Committee Chairperson Alfredo Benjamin Cagiwa na naging maayos ang unang araw ng pagsusulit at tiniyak na makakasunod ang lahat sa health protocols. Sa 13 ng Nobyembre naman gaganapin ang 2 araw na examinasyon kung saan magiging coverage ang criminal at commercial law. IZ Balita Nationwide. Samantala, iminungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na makabubuting direktang ipamahagi sa mga mahihirap at sa mga lokal na pamahalaan ang mga cash assistance na ibinibigay ng gobyerno sa halip na dumaan pa sa iba't ibang ahensya. Ayon kay Cayetano, halimbawa anya kung ang gobyerno ay magbibigay ng 10,000 pesos na ayuda sa 15 milyong pamilya, may matitipid na 50 million pesos na administrative cost at operating expenses para sa distribution kung saan ang halagang ito ay pwede pang ipantulong sa iba. Sinabi ito sa pagtalakay ng Senado na sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon kung saan nakapaloob ang 206.5 billion pesos na kabuwang halaga ng iba't ibang pantulong ng gobyerno sa mahihirap. Kabilang dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Fuel Vouchers, Emergency Employment Programs gaya ng TUPAD at Social Pension para sa mga senior citizen. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Balita sa ibang bansa.
Pinaatras na ni Russian Defense Minister Sergey Shoigu ang mga sundalo nito sa pag-atake sa lungsod ng Kherson sa Ukraine. Sinabi ng commander ng Russia na nasa Ukraine na si Sergey Surovikin. Okay na tayo, David. Na isa ito sa mahirap na desisyon na tinuturing na major retreat o potential turning point sa gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Pinatitiyak din ni Shoigu na ligtas na mapu-pull out ang lahat ng mga kagamitan ng mga sundalo sa pagtawid sa Dnipro River. Hindi naman kampante ng Ukraine sa balitang ito dahil may ilan pa ring mga Russian forces ang nananatili sa Kherson. Abatid ng naturang kabisera ang tanging regional capital na napa sa kamay ng Russia mula ng maglunsad ng special military operations noong nakaraang Pebrero. Sa sports! Tinanggal na ng World Boxing Council sa kanilang official ranking list ang mga boksingero ng Russia at Belarus. Ito'y kasunod ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Nagkasundo si WBC President Mauricio Sulaiman at ang Board of Governors nito na tuluyang tanggalin ang mga ito sa ranking list. Sa Health News. Hoy, para sa mga nagtatanong ha, ano raw ba ang silbi ng sampalok? Hindi lamang isang sikat na pampaasim ng sabaw o putahe ang bunga ng sampalok. Ito rin ay mayroong benepisyo sa katawan na panlaban sa ilang sakit dahil sa taglay nitong mga bitamina at mineral. Taglay ng sampalok ang antioxidants, anti-cancer properties, folic acid, niacin, iron, zinc at iba pa. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, mabisang panlaban ng sampalok sa anemia o yung pagiging kulang sa dugo. Makakatulong din ang pag-inom ng pinakuluang mga dahon ng sampalok para sa mga sakit sa baga, almoranas, lagnat, sipon at mga impeksyon. Sa entertainment o trending news, official ng kinurunahan si Roberta Tamundong bilang fifth runner-up ng Miss Grand International 2022. Batay sa social media post ng Miss Grand, ginanap ang koronasyon sa Thailand. Nagtapos si Tamundong sa top 20 ng Miss Grand International 2022, ngunit itinalaga bilang fifth runner-up. Ilang sandali matapos ang coronation night, pinalitan ng Filipina beauty queen si Yubna Rinishta mula sa Mauritius kung saan nagdesisyon itong magbitiw sa kanyang pwesto. Trending, trending ngayon. Trending ngayon. Real Dave. Oh? Listen carefully. Yeah? Walastik talaga, huh? Ang tinaguriang Playboy King ng Indonesia. Hala? Ito'y dahil sa 88 beses. You heard it right, folks. Sabi nga sa script. Sa 88 pagkakataon, muling ikakasal itong si Kaan Dave Oro. La! Na taga Majalengka sa West Java. Oy. Ay, hindi ko sinulat ito ha. Mga writer ang awayin mo rito. Si Kaan Dave. Uy. Na Kaan lang talaga. Ay kakasal ngayon sa kanyang ex-wife o ika-86th wife na una niyang nakaulayaw lamang ng 4 na buwan. Sinabi ng magsasakang si Kaan na tila matindi ang pagmamahal nila sa isa't isa kahit pakakasalan niyang muli ang nasabing babae. 14 years old nang unang ikasal si Kaan at inahila ang asawa nito ang poor attitude kaya't nakipaghiwalay ito sa kanya matapos ang 2 taong pagsasama. Pagkatapos ito, sinasabing sumailalim si Kaan sa spiritual help kasunod ng pagkakadapa sa kanya ng mga kababaihan. Pagkakandara pa ito siguro. Pagkakandara pa. Oh, alright, trending. Ay, it's
sumayin niyo po ang isang edisyon ng IZ Balita Nationwide ngayong hapon dito sa DWIZ. May todong lakas! Balitang sigurado! Dapat sa serbisyo! Sa komentaryo, numero uno! Kami po ang inyong naging tagapaghatid balita. Ako po, si David Oro. At Johnny Banyes, ang tabayanan po ang nag-iisang balitaan at kumustahan. Inyo ang isang oras na komprehensibo at mas pinalawak na balitaan. IZ Balita Nationwide. Pinakamalalaki, pinakamainit mula sa buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide.